isang pinagpalang gabi sa bawat isa. Muli, sa sandaling ito ay magbibigay naman tayo ng panahon para tayo makakarinig ng mga salita ng Diyos. Ang tatalakayin po natin sa mga sandaling ito ay ang makikita po natin sa aklat ng Mateo, Kabanatang 14. Simula natin sa talatang 28 hanggang 32. Sinasabi po dito, sumagot si Simon Pedro sa Panginoong Hesus. Sabi niya, Panginoon, kung ikaw man yan, utusan mo ako na pumunta sa iyo sa tubig. At kaagad sinasabi ng Panginoon, pumunta ka. At si Simon Pedro ay kaagad lumunsad sa bangka at lumalakad sa tubig. Patungo kay Jesus. At doon, nakikita niya, habang siya lumalakad sa tubig, nakikita niya ang malakas na hangin. At siya'y natakot. At siya'y lumubo. At humingi siya ng tulong sa Panginoon. Panginoon, iligtas mo ako. Kaagad, itinaas ng Panginoon ang kanyang mga kamay at inabot niya si Simon Pedro. At kay Simon Pedro, sinasabi niya, napakaliit ang iyong pananalig. Bakit ka nag-aalinlangan? At nang bumalik sila sa bangka, tumigil ang hangin. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin, pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita. Mga minamahal na mga kapatid sa sandaling ito, ito po ang kwento ng mga alagad. Nung sila ay pinapasakay ng Panginoon ang bangka at inutusan ng Panginoon na sila ay pupunta sa ibang ibayo. At habang pinapaalis, pinapauwi ng Panginoon ang maraming mga tao, pinauna niya ang mga alagad doon sa bangka na sila ay pupunta sa ibayo. Amen. At pagkatapos pinapaalis ng Panginoon ang mga maraming tao, kaagad siya umakyat sa bundok at doon siya nananalangin. Pagdating ng gabi, nag-iisa lamang siya doon nananalangin. At nakikita niya ang mga alagad na sa kalagitnaan ng karagatan. Hinahampas ng malakas na hangin, malakas na alon ang umampas ng bangka ng mga alagad. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinuntahan niya ang mga alagad at siya'y lumakad sa tubig. Amen. At yung nakita ng mga alagad na may lumakad sa tubig, puno po sila ng takot. At sinasabi nila, may multo. At habang narinig ng Panginoon ang kanilang sigaw, sinasabi ng Panginoon, para sila mapayapa, sinasabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, ako kini. At habang narinig ito ni Simon Pedro, nagkaroon din siya ng mithiin sa puso na pupunta sa Panginoon. Nagkaroon din siya ng puso, meron siyang kapahayagan na makakaranas din siya ng himala at makakarating sa Panginoon. Alam naman natin mga minamahal na si Simon Pedro siya po ang pinuno sa mga alagad ng Panginoon. Sa aklat ng Mateo pa rin, kabanatang 16, talatang 16 hanggang 17, na nung nagtuturo ang Panginoon sa mga alagad, at pagkatapos sinasabi niya, sa inyong lahat, ano ang tingin niyo kung sino ako? Kaagad, puno ng karunungan at kapahayagan si Simon Pedro, tumayo
at sumagot sa Panginoon at sinasabi niya, kayo ang anak ng Diyos na buhay. At doon, sinabi ng Panginoon, hindi ito dumating sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ito'y dumating sa iyo sa pamagitan ng banal na Espiritu. So, yun po mga minamahal. Nagkaroon po ng mithiin sa puso si Simon Pedro na siya pupunta sa Panginoon at makakaranas ng himala. Dahil ang paglakad ng Panginoon sa tubig ay isang himala. Amen. So, yung narinig po niya ang tinig ng Panginoon at ang mga salita ng Panginoon, yun po ang nagtulak sa kanya na siya pupunta sa Panginoon. Amen. Subalit, ang nangyayari, habang bumaba na siya sa bangka at lumakad na siya sa tubig, sa umpisa, nakatingin pa siya sa Panginoon. Pero hindi siya nakarating doon sa Panginoon dahil sa kalagitnaan pa lang, inaalis niya ang kanyang tingin. Na imbis sa Panginoon, inaalis niya at doon siya nakatingin sa malakas na hangin at sa mga alon. At habang nakita niya ito, dumating sa kanyang puso ang takot. Mga minamahal, mga kapatid, yan po ang mangyayari. May salita tayong narinig. Tinawag tayo ng Panginoon. Pag hindi po tayo seryoso sa mga salita ng Diyos, sa pagtawag ng Diyos sa atin, ang mangyayari. Hindi tayo makakarating sa pinakatawag ng Diyos at mailipat ang ating tingin sa ibang bagay. Kagaya sa buhay ni Simon Pedro, nailipat niya ang kanyang paningin doon sa hangin. Yung hangin at yung alon ay siyang ginagamit ng Diablo para harangan siyang makarating sa Panginoon, para harangan siyang makaranas ng himala. Amen. So yan po ang nangyayari. Sa umpisa, lumalakad pa si Simon Pedro sa tubig. Pero nung inilipat na niya ang kanyang paningin at wala na sa Panginoon, doon po pumasok ang takot sa kanyang puso. At siya ay nag-umpisang lumubog. Purihin ang Diyos na kahit ito ang naging kalagayan ni Simon Pedro, bago siya tuluyan na lulubog sa karagatan, naalala niya ang Panginoon at humingi siya ng tulong at sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako. Dahil ang ating Panginoon ay puno ng awa, pag-ibig, at ayaw niya na mapahamak ang kanyang mga alagad. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang mga anak. Dahil tayo po ang mga inutusan ng Diyos. Tayo po ang maging sisidla ng Diyos. Kaya, nung humingi ng tulong si Simon Pedro kaagad, inuunat niya ang kanyang kamay at inabot si Simon Pedro. Iniligtas. Amen. At pagkatapos niya, iniligtas si Simon Pedro. Muli, tinuruan na naman niya si Simon Pedro. Napakaliit sa iyong pananalig. At bakit kayo nag-alinlangan? Mga minamahal, sa bawat pagkakamali na mangyayari sa buhay po natin, pagtamang ating puso at inaamin natin na tayo nagkakamali, kagaya ni Simon Pedro, at habang tayo'y magsisisi, at bumalik uli sa ating paningin sa Diyos. Kagad, puno ng habag ang ating Panginoon at muli tayong itayo ng Panginoon. Amen. Dahil walang sino man na makapagbigay sa atin muli ng lakas at makapagpatuloy po tayo sa anumang tawag ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Yun po ang nangyayari kay Simon Pedro. Tinuruan siya ng Panginoon na kailangan hindi siya mag-alinlangan at kinakailangan ng kanyang pananampalataya ay
palakihin niya ang pananampalataya niya. At hindi titingin sa wala, sa kanan o sa kaliwa, kundi tuloy-tuloy titingin sa Panginoon at mananalig sa kanyang mga salita. Amen. Dahil doon lang ang kaligtasan makamit. Pagpatuloy po tayong nakatingin sa Panginoon at di sa mga iba't ibang bagay na nakapaligid sa atin. Dahil alam po natin, ito ang harang ng Diablo para hindi tayo makarating sa Panginoon at para hindi tayo makakaranas ng himala sa Diyos. Amen. So ito po ang iiwan ko sa lahat na huwag po nating payagan na magkakaroon ng pag-aalinlangan ang mga puso po natin. Huwag po nating payagan na ang puso po natin ay mag-alinlangan. Hindi natin ito papayagan, kundi patuloy po tayong mananalig, mananampalataya sa Diyos at sa kanyang salita. Amen. Dahil ito lang ang magbibigay sa atin nating katagumpayan. Ito lang ang magbibigay sa atin ng ating namarating po natin ang pinakatuktok sa pagtawag ng Diyos sa mga buhay po natin. Ito lang ang tanging paraan na ang mga buhay po natin ay patuloy po tayong makakaranas na mga himala na gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Amen. Ito po ang mga salita ng Diyos, mga minamahal, mga kapatid. Tayo po'y mananalangin. O Amang Banal, maraming salamat na muli kami tinuruan mo na naging ehemplo sa buhay po namin ang makaranasan ng mga alagad, lalong-lalo na sa buhay ni Simon Pedro. Na habang ika'y tumatawag sa amin, habang ika'y nagsasalita sa amin, na kami po ay mananampalataya ng totoo at hindi namin alisin ang aming tingin sa iyo, kundi patuloy kaming makatingin lamang sa iyo. Dahil ito ang iyong mga salita na makatingin sa iyo, dahil ikaw ang nag-umpisa at magtatapos ng mga pananampalataya namin. At sinasabi mo rin sa aklat mo, Panginoon, na hindi kami nabubuhay sa aming nakikita, narinig at nadarama, kundi nabubuhay kami sa aming pananampalataya sa iyo at sa iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, na walang ibang pupuntan ang buhay po namin, kundi ang kaganapan ng mga pangako mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng mga nakarinig ngayon, pagpalain mo ang mga buhay nila, pamilya at kabuhayan. Maraming salamat sa lahat, pinagkatiwala ko sila sa iyong makapangyarihan na kamay at sa pagkilos galaw ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Amen and amen. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Maraming salamat sa muling pag-aalay niyo ng inyong panahon na makikinig sa mga pangangaral ng salita ng Diyos. At huwag niyong kalimutan na ito ibahagi sa iba para sila mapagpala. At kung bago ka pa, kapalang sa channel na ito, huwag mong kalimutan na ipindot ang subscribe button at ang notification bell para patuloy kayong maging updated sa mga susunod po nating mga videos. Maraming salamat. Pagpapalain kayo ng Diyos. Amen and amen.